si Michelle Rivera Nice ay tubong Orion, Bataan. Mahirap lang ang kanilang pamilya, tulad ng marami sa ating mga kababayan. Kaya bata pa lang siya ay talagang ambisyosa na siya at maraming pangarap sa buhay. Ayaw niyang makapangasawa lang ng taga-probinsyang tulad nila. Minsan nga ay tinanong niya ang kanyang kapatid na babae na mas matanda sa kanya. Ate, bakit hindi ka nangarap? Paano kasi, mahirap lang din ang napangasawa nito. Isang araw, naisipan niyang pumunta ng bayan para magpalitrato sa studio. Balak niyang mag-post ng picture sa isang penpal column sa dyaryo. Baka sakaling swertihin siyang makahanap ng isang foreigner na magdadala sa kanya sa Amerika. Makaraan ang isang linggo matapos niyang mag-post ng ads, isang Amerikano ang agad na nagka-interes sa kanya nang makita ang kanyang ads at litrato. Siya si Jonathan Nice. Sinulatan siya ni Jonathan. Grabe ang kanyang excitement at mabilis na nag-reply. Magmula noon, madalas na silang nakakatanggap ng sulat sa isa't isa at nagkaroon ng malalim na pagkakaunawaan o yung tinatawag na long-distance relationship. Madalas din silang nag-uusap sa telepono at naglalambingan kahit sa tawag lang. Matanda si Jonathan kay Michelle na noon ay magpo-40 years old na. Pero ang ipinapadala niyang mga litrato dito ay mga kuha pa nung siya ay bata-bata pa at hindi yung kasalukuyang larawan niya. Habang si Michelle naman ay talagang sa studio pa nagpapapicture at sa ganda ng kanyang mga kuha sa mga larawan, lalong nabighani si Jonathan sa kanya at nagdesisyong pumunta na sa Pilipinas para makita siya. Medyo nadismaya si Michelle sa itsura ni Jonathan sa personal. Kaiba kasi ang itsura niya sa mga pictures na ipinapadala nito. Binalak ni Michelle na makipag-break kay Jonathan pero parang nakadama siya ng panghihinayang kaya hindi niya ginawa. Sa isa namang interview kay Jonathan ng isang kilalang media outlet sa States, sinabi nitong nakatira ang nobyang Pilipina sa isang squatter area sa ibabaw ng tubig ng Manila Bay na napakabaho at ang kanilang bahay ay yari sa sawali at pagewang-gewang na kawayan. Walang kuryente, walang toilet, pinto lang ang meron. Malinaw na nabababaan siya sa pinagmula ni Michelle. May pag-aalinlangan na sila pareho sa isa't isa simula't simula pa lang pero itinuloy pa rin nila ang kanilang relasyon. Isang linggo matapos nilang makita ng personal, nagpa siya ang magnobyo na magpakasal na sa Pilipinas bago bumalik si Jonathan sa States. Inayos niya agad ang mga kailangang papeles para makapiling na ang asawa sa Amerika sa lalong madaling panahon. Hindi sang-ayon ang pamilya ni Jonathan at mga kaibigan sa desisyon niyang mag-asawa ng Pilipina. Kaya para maipakilala niya si Michelle sa mga ito at hindi siya lumabas na kahiya-hiya, gumawa siya ng kwento. Sinabi ni Jonathan sa kanyang pamilya na nagkakilala sila ni Michelle sa isang beach resort sa Hawaii nang minsang magbakasyon siya doon. Magkaganon man, may sarili silang buhay at wala naman silang magagawa. Itinira ni Jonathan ang asawa sa isang napakalaking bahay na may halagang 800,000 dolyar sa North Carolina. Nalula si Michelle. Hindi niya akalain na talaga nga palang napakayaman ng kanyang napangasawa. Hindi siya nagkamali. Si Jonathan ay isang matagumpay na doktor, isang milyonaryo na nagmamay-ari ng kumpanyang Epigenesis Pharmaceuticals. Naging masaya sila sa kanilang pagsasama at nabibili na ni Michelle ang lahat ng kanyang maibigan. Para bang wala nang imposibleng hindi niya mabibili ngayon sa kanyang kalagayan sa piling ni Jonathan. At suportado din niya ang kanyang pamilya sa Pilipinas. At mas lalo pang naging maligaya ang kanilang pagsasama nang biyayaan sila ng 3 anak, 2 lalaki at 1 babae. Nagsipag pa ng husto si Jonathan sa kanyang trabaho gayong kumpleto na ang kanyang pamilya. Kaya naman ang sumapit ang year 2000, kumita ng malaki ang kanyang kumpanya at nagdesisyong bumili ng mas malaking bahay sa isang marangyang village sa New Jersey. Tinawag nila itong Mac Mansion.
Ibinili din ni Jonathan ng lupa at bahay ang pamilya ni Michelle sa Pilipinas at pinetisyon ng ama ni Michelle na si Teodoro para tumira sa kanila at magsilbi nilang chef at maipagluto sila ng masasarap na pagkaing Pinoy. Tunay ngang wala nang mahihiling pa ang mag-asawang Jonathan at Michelle. Ito na ang katuparan ng kanilang mga pangarap. Kay Jonathan, meron siyang isang magandang asawa at magagandang mga anak at maligayang pamilya. Kay Michelle, ito na ang rurok ng kanyang pangarap. Tapos na ang panahon ng pagdarahok. Pero sa kabila ng tinatamasang kaligayahan at swerte, nakatakdang dumating ang malaking unos sa kanilang buhay. Noong unang mga taon ni Michelle sa Amerika, wala pa siyang alam sa mga pasikot-sikot sa States at nakadepende lang ng todo kay Jonathan sa lahat ng kanyang mga pangangailangan at sa pangangailangan ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Pero habang tumatagal, naging mas independent na ito. Nagmamaneho ng sariling kotse at umaalis mag-isa. Maganda si Michelle at palaayos at parating tinitingnan ng mga lalaki kapag sila'y lumalabas. At hindi din ito itinatago na nasisiyahan siya sa mga atensyon at tingin na kanyang tinatanggap. At dahil dito, hindi maiwasang magselos ni Jonathan. Kaya pag umaalis si Michelle na hindi siya kasama, madami siyang tanong kung saan siya pupunta at kung sino ang kanyang mga kasama. Banidosa si Michelle at regular na nagje-gym para maalagaan ang kanyang katawan. Pero hindi gusto ni Jonathan ang pag-alis-alis nito, kaya minabuti nitong ipagpagawa na lang ang asawa ng sariling gym sa bahay nila. Nang sa ganun, ay mapirmi ito sa bahay at nang hindi tinitingnan ng ibang lalaki sa labas. Hindi naman nagugustuhan ni Michelle ang ginagawang paghigpit ni Jonathan sa kanya. Sa loob ng ilang taong pananatili sa Amerika, mas naging liberal ang kanyang pag-uugali at ang ganitong mga restrictions ay ayaw niya. Gusto ni Jonathan na maging simpleng may bahay lamang siya at gawin ang mga ginagawa ng mga pangkaraniwang babae sa bahay. Tulad ng magdekorasyon sa bahay nila o mag-ayos ng garden at mag-aasikaso sa kanya at sa kanilang mga anak. Pinagbigyan niya si Jonathan at ang una niyang naging project ay ang kanilang garden. Plano niyang tamna ng mga puno ang malawak nilang bakuran at kinontrata ang isang Guatemala national na landscaper na nagngangalang Miguel de Jesus. Nagbayad siya ng $50,000 para lang sa mga puno na itatanim. Sa unang pagkikita pa lang ay nagkaroon na ng matinding atraksyon ang dalawa sa isa't isa. Guwapo si Miguel at bata kumpara sa kanyang asawang si Jonathan. Sa loob lang ng 3 buwan ay naging close agad ang dalawa. Nagkikita sila at kumakain sa labas nang hindi nalalaman ni Jonathan hanggang sa humantong na sa kama ang kanilang madalas na pagkikita. Isang araw, nakita ni Jonathan ang hindi kilalang phone number sa memory bank ng kanyang asawa. Tinanong niya si Michelle kung kanino yung number na yon at bakit wala itong pangalan. Hindi na itinago ni Michelle ang katotohanan at sinabing may namamagitan sa kanilang dalawa ng landscaper na si Miguel de Jesus. Nasaktan ng husto si Jonathan sa ipinagtapat ng asawa ni hindi ito nagtangkang magsinungaling. Dahil dito, nagkalamat ang kanilang pagsasama. Kung dati nagsaselos lamang siya ng walang dahilan, ngayon ay may dahilan na. Masakit, napakasakit nito para kay Jonathan. Minahal niya ng lubos si Michelle. Ibinigay ang lahat. Ano pa ba ang kulang? Humingi ng tawad ang asawa sa kanya at nangakong makikipagkalas na kay Miguel. Dahil sa malaking pagmamahal niya dito, ay muli niya itong tinanggap. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanilang mga anak. Pero hindi iyon ganun kadali para kay Miguel. Hindi niya basta isusuko si Michelle kay Jonathan ng ganun-ganun lang. Hindi tinantana ni Miguel si Michelle sa kabila ng pakikipag-break nito. Tinatakot niya ito at sinusundan kahit saan. Kaya nag-file si Jonathan ng restraining order para protektahan ang kanyang asawa. Hindi naman nagpatinag si Miguel at ipinagpatuloy ang pangungulit kay Michelle. Tinangka din itong i-blackmail si Jonathan at tinakot na ikakalat niya ang kanilang video ni Michelle na hindi maganda ang nilalaman
kung hindi siya magbibigay ng 500,000 dolyar. Nang mga panahong yon ay dumaranas din ng malaking problema sa trabaho si Jonathan. Pwersahan siyang tinanggal sa kanyang sariling kumpanya matapos niyang mabigo na makapag-produce ng ipinangakong gamot para sa asthma. Lugi na ang kumpanya at wala nang pumapasok na pera. Ngayon ay wala na siyang trabaho, kaya walang nagawa si Jonathan kundi ibenta ang kanilang mansyon sa halagang $1.6 million. Para naman makatulong sa mga gastusin, napilitan si Michelle na magtrabaho sa isang mall bilang beauty consultant. Dahil wala nang trabaho at wala nang malaking kinikita, mas dumalas ang kanilang pag-aaway. Hanggang sa kumaliwana naman si Michelle at muling kinatagpo ang dating kalaguyo. Noong araw ng kanyang pagkamatay, nakipagkita siya kay Miguel sa Mount's Motel. Isang bagay na kanyang pagsisisihan kung alam lang niya ang kanyang kahahantungan. Pero huli na ang lahat. Dahil kinabukasan, matapos ang pagkikitang yon, natagpuan siyang wala ng buhay sa loob ng kanyang kotse sa May Creek malapit lang sa kanilang bahay. Ayon sa mga otoridad na nagresponde sa crime scene, mukhang sinadya ang pagkakalagay ng kotse sa lugar dahil wala itong kasira-sira o anumang gasgas sa anumang parte. Pati ang tinamong sugat ng biktima ay hindi angkop sa isang taong naaksidente sa kotse. Ang kanilang hinala, sinadyang ilagay doon ang katawan para pagmukhaing aksidente ang nangyari. Nakakita din sila ng mga bakas ng sapatos mula sa kotse palayo sa crime scene. Pero lubhang malaki ang size nito kumpara sa paa ng biktima. Nakarating din sa mga pulis ang impormasyong may ibang lalaki si Michelle. Kaya naisip nila na kung hindi si Jonathan ang nagligpit dito, ay siguradong ang kanyang kalaguyo. Una nilang inimbitahan si Miguel de Jesus sa istasyon at ayon dito, huli silang nagkita ni Michelle sa Mount's Motel at nagkaulayaw isang araw bago nangyari ang kanyang pagpanaw. Ayon pa kay Miguel, inihatid pa niya ito sa kanyang kotse at yun na ang naging huli nilang pagkikita. Tiningnan din ng mga pulis kung match ang paa nito sa footprint sa crime scene. Pero hindi ito tumugma. Nang sumunod na araw, si Jonathan naman ang kanilang tinanong. Ayon sa kwento nito, nagkaroon sila ng pagtatalo ni Michelle pagdating nito sa bahay ng alas 4 ng hapon. Kaparehong araw na nagkita sila ni Miguel. Pero nang muli nila itong tanungin, sinabi ni Jonathan na gabi na nang umuwi si Michelle at yun na ang huli niyang kita sa kanyang asawa. Hindi siya naging consistent sa kanyang mga salaysay, paiba-iba, kaya naghinala sa kanya ang mga pulis at kumuha ng search warrant para halughugin ang kanyang bahay. Doon ay nakita nila sa basement ang piraso ng boots na nang kumuha sila ng kaparehong sapatos ay nagmatch sa footprints na nakita sa crime scene. Nakita din nila ang makinang ginamit para putul-putulin ang nasabing boots na may mga hibla pang naiwan sa talim mula sa sapatos. Nakakita din sila ng mga mansya ng dugo sa may garahe at isang baseball bat na posibleng ginamit din sa krimen. Nung una ay itinatanggi ni Jonathan ang ginawa pero inamin din katagalan. Pero iginiit na ipinagtanggol lamang niya ang sarili. Ayon sa kwento ni Jonathan sa mga pulis, umuwi si Michelle ng hapong yun. Alam niyang nakipagkita na naman ito sa kalaguyo. Kinumpronta niya ito at nagtalo sila. Binantaan siya nito na idedeborsyo at mabilis na tumalikod. Hinabol niya ito pero agad itong nakadampot ng kutsilyo at tinangka siyang undayan. Tinangka niyang agawin ang armas pero bumagsak ito sa sahig at nagtamo ng sugat sa noo. Kumuha siya ng bandage para itapal sa noo nito. Pero nagwawala pa rin ang kanyang asawa at iwinawasiwas sa kanya ang hawak na. Kaya hindi na niya napigilan ang sarili at tinuunan ang likod nito at saka ito sa sahig. Matapos iligpit, inilagay niya ang labi sa loob ng kotse at ipinuwesto sa May Creek. Pero hindi siya pinaniwalaan ng mga pulis. Ang paniwala nila, nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo ni Michelle dahil sa pangangaliwa nito
at dahil tinakot siya ni Michelle, nahihiwalayan. Kaya nagdilim ang kanyang paningin at nagawa ang krimen. Nakasuhan siya ng first degree murder at nag-bail ng $1.7 million para pansamantalang makalaya. Kumuha si Jonathan ng dekampanilyang abogado para ipagtanggol siya. Nag-focus ang kanyang depensa sa pangangaliwa ni Michelle. Nagpresinta sila ng isang maliit na maleta na naglalaman lingerie na nasa kotse ni Michelle. Ipinapahiwatig nito na talagang pinaghahandaan ito ang pakikipagniig sa kanyang kalaguyo sa tuwing sila'y magkikita. At dahil dito, nakuha ng depensa ang simpatya ng huwes at hinatulan lamang siya ng 8 taon sa kasong voluntary manslaughter. Dahil nangangahulugang nagawa niya ang krimen sa matinding silakbo ng damdamin dahil pinagtaksilan siya ng kanyang asawa. Pero hindi natapos ni Jonathan ang 8 years ng parusa. Pinalabas na siya agad matapos ang 5 taon dahil sa good behavior.